Hi guys, this is Inings Vlog and welcome po sa channel ko. At this time, magluluto po tayo ng minatamis na bayabas. So yan po ang pinanguha kong bayabas kanina. At atin pong hugasan, ayan, hugasan po natin ng dalawang beses para po siguradong malinis. Ayan po, tinigis ko po. At hihiwain ko po ng apat na slice. Then tatanggalin ko po ng buto. Ayan, tinatanggal ko po ang buto kasi po ang buto po ay nakakapagkasakit ng appendicitis. So dapat po talaga ay lutuin natin yan ng hindi kasama ang buto. So yan po, magpakulo po tayo ng tubig sa isang kawali. Ayan. Takpan po natin at hayaan po natin kumulo. So yan po, kumukulo na siya. Kaya lagyan po natin ng konting asin. So yan po ang nakakapagpakunat ng ating bayabas. At para din po magkaroon ng lasa ang bayabas natin. Yan po. Nilalagay ko na po ang bayabas. Binuhos ko na po lahat. Then tatakpan ko po para maluto. So yan. Medyo malapit na po siyang maluto kasi sticky na siya. Ibig sabihin ay luto na siya. So, ayan. Sinalin ko na po sa strainer at atin pong sasalain. So, titigisin po natin siya at tatanggalan ng tubig. At saka po natin ililipat sa isang lalagyan. So, ayan po. At muli po ay isa lang natin ang kawali. Ilagay po natin ang sangkaka or brown sugar. Kung ano po yung available dyan sa bahay nyo. So, yun po ilagay nyo. Nagkataon lang po na may tira pa akong sangkaka nung nagluto ako ng humba. Kaya yan po, ginamit ko na rin. Kaya yan po, dagdagan na lang po natin ang sugar wash. Haluin po natin. Haluin po natin mabuti hanggang sa matunaw ang sangkaka. So, yan. Ayan po, natunaw na po ang sangkaka. At sticky na po ang ating syrup. So, ilalagay na po natin ang bayabas. Ayan. At haluin po natin. Haluin po natin mabuti para po mag-mix ang sugar sa ating bayabas. Palatandaan po na luto na siya ay kapag hindi na po siya dumidikit sa kawali. So yan po, hindi na po siya dumidikit. So luto na po, kaya hahanguin na po natin. Yan. Nilagay ko na po sa isang platito at ng mahusgahan na po natin kung talaga bang masarap ang minatamis na bayabas. So, let's go! Tapos na po ang ating minatamis na bayabas. So, tikman po natin kung masarap nga. Masarap nga po. Ang sarap. Kumbaga yung asim at tamis ay talagang nag-combine yung tamis at asim ng bayabas. Hindi naman siya kaasiman pero tamang-tama po ang kanilang lasa. Yung tamis at asim ay talagang nag-combine. So, ang sarap para po siyang lasang champoy. Yan, para po champoy. So, ito ay po natin ulit. Sarap. So, try niya po ito sa bahay.
kaysa naman po sa mabulok ang bunga ng inyong bayabas ay subukan niyo pong gumawa nito. Ang tips ko lang po sa inyo ay lagyan niyo po siya ng asin para po maging makunat at mas masarap po pag may asin. Hindi po siya malabnak. Kumbaga sana hindi siya malabnak. So yan, sarap po talaga. Sarap. So yan po. Thank you po for watching. Keep safe po. God bless. And of course, don't forget po to like and subscribe. See you again on my next vlog. Bye-bye.